tawag dito, di ko alam kung natanong na ni Tatay Ram, di ba before, plano mong mag ibang bansa? Anong nangyari? May update ba tayo doon? Hindi natuloy kasi hindi ko pa nakakausap yung dalawa mo. Hindi mo pa nakakausap yung dalawa mo? Anong kinalaman nung kailangan makausap mo yung dalawa mo? Gusto ko lang mag-ano sa kanila, magsabi. Kung okay ba sa kanila ko. Sinong dalawang... Ah, okay. So hindi natuloy dahil kailangan mo munang... Ayaw ng mga kapatid mo. Okay. So hindi, in short, hindi natuloy. Pero plano mo pa. Meron pa rin. Okay. Ano nga lugar yon? Saudi. Saudi. Uy, salag ng mga taga-Saudi dyan. Okay. So, ayun. Yung, meron kasi kanina guys, meron na kaming tanong. So, dun sa vlog lang po namin. So, para naman sa live. Para sa live, para malaman lang din nila sa kaalaman nila. Ang pinaka-common na tanong nila is yung katulad kanina, yung tanong ni Tatay Ram na if darating ba yung panahon na kukunin mo si Dave sa Manalastas family. At ano po ang sagot ni Nanay Apple? Siyempre yung sagot ko talaga is hindi ko talaga alam kung ano sa una sa lahat ayaw ko sa akin yung aking magaling. Siyempre, mas gugustuhin ko yung position niya. Tama. Position niya. Kasi una sa lahat, malaki na siya. Alam niya na yung magiging man niya sa buhay. Tama. Siyempre, ayaw ko ipilit na. Ayaw ko naman mabash eh. Oo. Parang ayaw ko naman marinig yung mga masasabihin nila. Oo. Yun din na yung iniwasan. Pero masaya naman ako. Makikita ko naman. Proud naman ako sa mga tao na kapalit ko sa akin. Wow! Diba? So, yun naman ang aming sisiguraduhin, Nanay Apple. As long as nasa atin si Kuya Dave, we will do our very best para mapalaki. Kita mo naman yung ano, natural, walang pagpapanggap kung ano ang nagiging si Kuya Dave natin ngayon. At sabi ko nga kanina, bilang nanay, syempre mahirap nga namang sabihin niya na parang basta na lang niya ibibigay sa iba, no? Sa mga nanay, maiintindihan si Nanay Apple. Pero sa kabilang banda, ay may isip na kasi itong panganay natin. Mahirap naman na pipilit. Yes. Rirespeto ang magiging desisyon. So, pero, ito. Maraming tanong kasi dito kanina, gusto nilang itanong sa'yo, is kung you officially adopt ng Manalastas si Dave, anong say mo doon? Kasi totoo lang, marami na rin nagsasabi sa akin sa mga subscriber na napalitan na nga, alam mo na ba na napalitan na ng Manalastas yung Pilipino Dave? Ay, hindi pa. Sabi ko sa kanila, hindi ko pa alam yun kasi unang sila, siyempre, magsasabi ko sa amin. Sabi ko sa kanila, hindi ko alam yun, wala sa parteng gano'n, wala pa. Kasi di mo ba alam, Manalastas na si Diva, di mo ba alam, gano'n, yung mga subscriber, di ba? Sabi ko sa kanila, hindi ko, pagdating sa part na hindi ko alam, kasi hindi pa po kami nagkakausap ni Kuya. Pero kung sa pag-uusapan namin dalawa, siyempre, mas gusto ko yung kami muna manakos sa kumulatan. Parang close talk muna. Oo, okay. Kaya ayaw ko muna mag-santa. Tama. Sila, ano bang plano mo, ibibigay mo na ba? Sabi ko, gusto ko, kami muna dalawa ni Kuya Ramon. Yes, oh. Kasi kung wag naman yung mapag-usapan namin, malalaman din ako. Yes, oh. Kasi siguro kaya nila nasabi yun dahil kapag halimbawa may mga halimbawa basketball kami, tatawagan namin. Baga, pinapractice na ba? Dahil syempre nasa family Manalastas naman. But wala pa namang nangyayaring legal na... Hindi pa naman nangyayari. Kumbaga, nagulat ako ng unahan nila. Wag mo ano, sa social media, wag ka kaagad nagpapaniwala. Ayun. Siyempre, hindi ko nararamas. Siyempre, hindi naman niya pwede nang sabihin. Tama. Siyempre, respeto din ni Tatay Ram yun sa'yo na nanay, no? So, ayan. Ayun, no? So, abangan na lang po sa mga susunod na panahon kung ano po yung posible na mangyari o plano para po dun sa topic po na yun. So ngayon, ay mag-focus po muna tayo sa pag-aral ng bata.
at yung communication ko nila. Kasi ayaw naman natin na pilit ho yung mga decision natin. Ayaw natin pilitin yung bata. Ayaw natin, hayaan natin na yung bata ang mag-decision, mag-kusa. Hindi mo gusto sa kusa. Nahayaan ko lang. Kaya ang kusa talaga magsabi na ganito, ganyan. Kasi ang hirap pwede ba? Yes. Siyempre alam ko din naman yung paliko. Oh. Kaya nag-i-step-i-step. Yes. Okay, konsento naman ako sa ganito. Nagkakita kami. Tama. Kahit baka nagkakausap. Okay. So sana guys, naririnig nyo yung mga sagutan namin ni Nanay Apple. So, sa tingin mo, ito. 1 million question ko. Million question. Sa tingin mo, mayroon bang chance? Okay? Mayroon bang chance na makikita pa ni Dave yung kanyang mga kapatid? Meron talaga kasi sa ngayon naayos na ng kuya ko. Yun! Open ko na rin kita. Okay, nice. Nasa, di ko alam yun ha, di ko alam. Sa yung pagsubo niya sa akin. Wow. Pero sabi ko sa kanya, wala naman sa ipatapin kasi hindi ko pa sure. Oh, sige, sige. Pa, set pa, natin yun. Hindi, pag once na naman na ano na yun, siyempre sa kanya ko naman ulit para pag-ibig. Siyempre gusto ko yun. Siyempre, ayoko rin naman kumatanda na ako. Tama. Ayoko rin naman mabala sa mundo na hindi niya nakakasama. Kapatid niya. Oo, diba? So sabi na guys, the possibility is possible, no? Posibleng-posible. At abangan lang natin ang mga susunod na kabanata ng buhay ng ating panganay na si Dave. At para ho makumpleto ng makumpleto ang pagkatao po ng ating pong panganay. Ayan. So, sa kabilang banda, Nanay Apple, both side, kung ano man yung maging decision syempre ni Kuya Dave, yun yung syempre, di ba? I-respeto at gagalangin natin. At huwag kang mag-alala, ano't ano man, ang Manalasas family ay nandiyan para tumulong, sumuporta. Okay? So, bigyan ka namin ng pagkakataon, Nanay Apple, na magpasalamat sa mga nagmahal at sumusuporta sa Kuya Dave natin. Siyempre po, nagpapasalamat ako sa lahat, sa mga sumusuporta, nagmamahal, at magmamahal po ko sa anak ko. At ako sa puso ko po pinapasalamat sa inyo. Kumbaga, parang utang na loob ko na po sa inyo. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, siguro, hindi rin mabibigyan ng pagmamahal na hindi ko pa nabibigyan. Nasusukulian ko. Salamat. Sadyang gaya kanina guys, dun sa part 1, kausap ko si Tatay Alan, may mga bagay na nangyayari na mahirap ipaliwanag, na maaaring pwede nating sisihin o pwede nating tawag dito, ayun nga, mag-regret ho tayo. Pero sa bandang huli, meron hong kaparaanan ng Diyos para ho pala sa mas magandang kinabukasan. Ano? So, ayun, maraming salamat, Nanay Apple. Wait lang, mag-check lang ako ng mga tanong na makita ko dito sa comment section. Ayan. Guys, yung pong mga tanong na halos nakita naman po sa mga kwento ni Dave, ay panoorin na lang po yung, ano, yung mga videos niya. So, ando naman po yung ibang mga tanong po niyo. So, hanap tayo. Ayun, kala daw nila paalis ka na nga daw ang ibang bansa. Uy, bawal daw matulog si mag-swimming si Tatay Ram. Konti pa lang kasi tulog ni Tatay Ram natin. Wala pa akong makitang tanong. Pero Nanay Apple, siguro naman naiintindihan mo kung minsan nakakabasa ka ng mga comment na hindi maganda, no? Naiintindihan ko. Tanggap ko naman po lahat yung mga nababasa. Nababasa ko po sa mga. Sa kabilang banda, ang mahalaga may natututunan tayo sa buhay, di ba? At nagiging sabi nga ni Tatay Ram, sa halip na malungkot tayo doon, paghugutan natin ng lakas ng loob para patunayan natin sa kanila na yung dating Nanay Apple ay iba na.
na yung dating Nanay Apple na sabihin na natin may pagkukulang o may napabayaan ay hindi na siya, di ba? At ganoon naman minsan yung maturity ng tao, minsan kailangan madapa, kailangan dumaan sa matinding mga pagsubok. At after naman nun, ay doon natin mas nakikita yung halaga ng buhay, yung purpose natin sa pamilya natin, sa mga dapat nating gawin. Ano, yun nga lang minsan, nakakapagsisiman, pero buhay yan Diyos, ano, lagi lang tayong magpasalamat. Dahil sa kabila ng mga pagkukulang natin ay laging may biyaya na binibigay ang ating Panginoon. So, ayun. Bali, ang plano ba is mamaya rin ba uuwi o isa pang gabi? Sabi na rin, linggo daw po. Linggo yata kami. Linggo, oh, nice one.